Hello. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Salamat sa masayang special number, no? Alam nyo, kahit na saan tayo naroon, pwede talaga tayong mag-worship sa Panginoon nang sama-sama, no? Kaya next time, yung mga ibang mga families naman, at ihandaan nyo na yun yung sarili, mag-practice na kayo. Salamat sa Panginoon, no? At tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos magpuri kahit na sa panahon na tayo ay hindi pwedeng magdikit-dikit at magsama-sama sa loob ng church. Okay? Tuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay pagpapalain ng Diyos. Maging yung mga nasa tahanan, salamat at nariyan kayo. Sama namin sa pag-upuri at pagdakila sa ating makapangyarihang Diyos. Okay? Mga kapatid, ngayong umaga ito ay tatalakayin ko yung 4 P's. Alam niyo yung 4 P's ngayon, sikat na sikat, di ba? 4 P's. Ayan. 4 P's to remember in times of pandemic. Okay? Dahil naman, ito yung pagkakataon na yung mga 4 P's na sumisikat sa Facebook. Pero iba naman yung ating tatalakayin. No? Hindi sila. Kundi yung mga salita ng Diyos na nasusulat upang magbigay inspirasyon sa atin sa ating pamumuhay sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema, sa panahon ng pandemic. No? Na naranasan ng buong mundo. Yan, mga kapatid. Okay. Kalimutan yung aking salamin kanina dyan. Ayan. Okay, no? At ang ating teksto may tatagpuan sa 1 John 5:13-20. Alam niyo mga kapatid, ngayong panahon na ito na talagang marami ang problema at marami ang natatakot. Pero sa kabila ng lahat na yan, mga kapatid, laging ang salita ng Diyos ay may paalala sa bawat isa atin. At nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, no, na ating naranasan, kahirapan, at higit sa lahat matapagtagumpayan natin na tayo'y matakot at magpanik sa panahon ng pandemic. So, ang ating teksto may tagpuan sa 1 John 5:13-20. At babasahin po sa inyo mga kapatid, sundan nyo na lamang ng inyong paningin dyan sa ating TV. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng Diyos, anak ng Diyos. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya, sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. 16. Kung makita ng sino man na ang Kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay dalangin ni siya na bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga pagkakasala na hindi ikamamatay. May kasalanan ng ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Nalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadakwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahili sa masama. Manalangin po tayo mga kapatid. Salamat po Lord sa inyong masalita namin binasa. Ginawa magbigay sa amin ng wisdom upang maunawa namin ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin habang nakikinig na inyong masalita. Sana'y maging inspiration namin ito, Panginoon, upang labanan namin ang mga pagsubok, takot, problema namin naranasan sa panahon ito.
Sa inyo po namin pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Sa pangalan naman ni Jesus namin Panginoon. Amen. Okay, mga kapatid, alam nyo, sa panahon ngayon, ito yung panahon na hindi mo sigurado ang mangyayari sa buhay mo. No? Ito yung panahon na kahit saan mo saan ka pumunta, maging sa newspaper, maging sa social media, makikita nyo, pinag-usapan ay coronavirus. At sobra ang mga taong naapektuhan ito. No? Kung hindi ako nagkakamali, kanina nabasa ko, more than 2 million na yung affected, yung cases at sa buong mundo, no? At sa Pilipinas, daily, more than 200 ang nadadagdag. Imagine, paano ko hindi matatakot. Alam nyo, na kapag ka na hawa ka dito, ay hindi natatagal ang buhay mo. Maliban na lamang, ikaw ay may malakas na immune system. Kaya mong labanan ang virus na ito. Pero dahil marami ang namamatay, nakakatakot. Diba? Ang tao kasi ay natatakot na mamatay. So, yan po sa buong mundo. Kaya nga, ang mga schools, no, ay sarado, no, ang churches, ang pag-travel ay bawal, no, ang gantong ka lang sa loob ng bahay mo. Kung lalayo ko man, para lang bumili ng iyong pagkain. So, hindi na sigurado sa mundong ito. Pero, mga kapatid, nice kong ibahagi sa inyo na may mga bagay na sigurado, no, na nais ng Diyos na ibahagi sa atin sa umagang ito. Ito ang dapat nating maging sandigan sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. For peace that we can be certain about even in uncertain times. No? Talagang sa panahon ngayon, hindi sigurado, pero meron kang maaasahan na apat na P. For peace. No? For peace ng gobyerno, ay pwede mong asahan dahil may pera silang binibigay, pero hindi ito makapagbibigay sa iyo ng solusyon upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok, lalo na itong pandemic na nangyari sa buong mundo. So yun po mga kapatid, for peace that will never change. Sa panahong ito, no, kailangan i-focus natin ang mga ating paningin at isipan sa mga bagay na sigurado pa. Dahil kung manatili ka nakapokus sa virus, baka mahawa ka, ay manghina ka at maaring hindi mo naabutin. Hindi mo naabutin na mahawa ka at baka mamatay ka. Kaya iba, namamatay dahil sa takot. No? Namamatay dahil sa gutom. Yun ang isang malaking problema. So let's start, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating binasa. At tignan natin ang mga tinuturo ng Bible tungkol sa four P's na ating pag-aaralan ngayon. Okay? Let's start. Ang unang P sa four P's ay promise. No? Merong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang pinakamaganda. Alam nyo, sa lahat ng sumulat ng Bible, ako ay natutuwa dito kay John, St. John. Kasi unang-una, ipiniliwanag niya ang pinakamahalaga sa lahat. No, sila Apostle Pablo pag sumulat sa ending na yung tungkol sa eternity. Pero nakita natin mga kapatid dito, ang sabi ng Bible sa verse 13 na ating binasa sa English, I have written this to you who believe in the Son, in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life. Imagine, nag-start pa lang siya ng kanyang sulat, sinabi niya kagad at sinigurado niya sa bawat isa sa atin na tayong sumasampalataya sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sumamatay man tayo dito, ang buhay natin dito ay temporary lang, pansamantala, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang mahirap na, temporary lang buhay natin dito, sa impyerno naman ang punta ng iyong kaluluwa. So as believer of Jesus Christ, ay pwede nating panghawakan ang salitang ito, na kahit anong mangyari, at the end, panalo pa rin tayo, sabagat meron tayong buhay na walang hanggan. Tayong mga sumasampalataya sa Diyos. God is offering eternal life to everyone who believes in Jesus Christ. No? Sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Sigurado yan ni Apostle John. No?
para mawala ang ating kaba, ang takot. Isipin natin, kahit anong mangyari, panalo pa rin tayo. Kahit anong mangyari, sigurado tayo na makakapiling natin ang Panginoon. Doon sa langit, wala nang problema. No? Walang pandemic. Walang tagutom. Walang takot. Sapagkat kasama natin ang Panginoon. This is God's promise and we can count on God's promises. No? Ang mga pangako ng Diyos, pwede nating panghawakan, mga kapatid. At ito ay sigurado. Kaya dapat hindi tayo matakot. Dapat ang mga Kristiyano hindi matakot. Sapagkat kahit anong mangyari, panalo tayo. No? Sapagkat meron tayong future. Ang sabi ng Bible sa verse 36, He who believes in the Son has eternal life. No? Ang sinumang manampalataya sa ating Panginoong Hesus ay may buhay na wala hanggan. Kaya kung nanampalataya ka, huwag kang matakot sa pandemic sapagkat meron kang buhay na wala hanggan. Sa John 5:24, Truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Diba? Lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos at naniniwala sa akin, naniniwala sa nagpadala sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. No? Eternal life in Christ Jesus. Ang buhay na walang hanggan ay makukuha lamang natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. No? Ang buhay ng tao, ang buhay sa mundo, puro empty promises. Mga promise na hindi naman ginagawa at natutupad. Kaya yan ang malaking problema sa panahon ng pandemic. Merong 200 billion na ibibigay sa mga tao, pero nakita nyo ba? Mas marami hindi nakatanggap. At malimit, mas marami pa yung mas mahirap na hindi nakatanggap. Yung iba, hindi naman masyado naghihirap, pero meron. Yung wala, lalong wala. Kaya nga tayo tumutulong dahil dyan. Dahil maraming napapabayaan. No? So yun po mga kapatid, maraming mga empty promises, pero ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Hindi ito nagsisinungaling, sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo para sa bawat isa sa atin. So yun po mga kapatid, ano natin malalaman na totoo ang pangakong ito? Paano natin nasabi? Sapagkat si Jesus Christ ay galing na dyan. Si Jesus Christ ay galing sa langit. At si Jesus Christ ay galing din sa libingan. No? Alam niya ang lahat ng bagay at naranasan niya lahat ng bagay. Kaya nasabi ng Bible sa 1 Peter 1:3-4, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Hesukristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. No? So yung langit, no? Na mayamang kaharian ng Diyos ay inilaan para sa atin. Yan ang pangako ng Diyos. At hindi ito kailanman ang Diyos nagsisinungaling. No? Pinangako ng Diyos na makakasama natin siya sa kanyang kaharian sa langit. At yan ay sigurado. Promise na Diyos. Hindi promise ng tao. Merong isang story na magkaibigan na kumain ng suso. At sila'y namatay. So, madaling salita, nakarating sila sa langit. So, nandun na sila, lumalakad na sa langit, mamasyal sa langit. Ang sabi ng kanyang kaibigan, buti na lang, kumain at napasarap tayo sa suso. Kung hindi, sana, hindi pa tayo nakarating dito sa langit. Napakaganda pala dito sa langit. Masaya. At lahat na makikita mo ay puro karangyaan. So, napakaganda sa langit. Diba? Samantalang yung mga naiwan niya doon
na pamilya, mga kaibigan ang nagkukwentuhan, kawawa naman yung mga kaibigan. Akalain mo, kumain ng maraming suso. Eh, sinama yung siyel. Kasi, first time nilang kumain, wala man lang nagbawal at nagsabi na yung siyel hindi dapat isama. Naparami ng kain, kaya tuloy namatay. Kawawa naman. No? Pero yung dalawa, masayang, nakasama ang Panginoon. Nakita niyo, mga kapatid, yan ang pinangako ng Diyos. Dito sa lupa, naaawa ang mga tao sa mga pangyayari. No? Pero sa totoo lang, mas maganda ang mangyayari sa atin. Sa langit, kasama ng Panginoon. No? So, in times of confusion, in times of fear, and in times of uncertainty, the first truth of which we can be certain is God's promise of eternal life. No? Buhay na walang hanggan. Ang first P ng four P's na ating pinag-aaralan ngayon. And next, mga kapatid, na P na sinasabi ni Apostle John ay prayers. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni John, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Kita niyo mga kapatid, ang second P, prayers. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni John, kahit ano ang ating idalangin, matatanggap natin sa Panginoon. No? Yan yung pangalawang P na pwede nating panghawakan na totoo at kailanman ay hindi magbabago. No? So nakita niyo mga kapatid, Christian ought to be responding not in panic but in prayer. Kaya dapat hindi nagpapanik ang mga Kristiyano. Kailangan ng mga Kristiyano tumutulong sa panahon ng pandemic. Hindi natatakot. Hindi nagugulumihanan. No? Hindi naghihirap ang kalooban, kundi nananalangin at tumutulong sa panahon ng kahirapan. Yun po ang gusto ng Diyos na mangyari. Kasi kung nagpapanik ka at natatakot ka, paano ka tutulong sa iyong kapwa? Magkukulong ka, wala mangyayari sa iyo. No? Ang Diyos, hindi ka magamit. Dahil nasa loob ka ng kwarto, sa loob ng inyong building at ayaw mo lumabas. Dahil takot kang mamatay. Anyway, kung mamatay tayo mga anak ng Diyos, alam na kagad natin at sigurado tayo makakapiling natin ang Panginoon. At ngayon, hindi ka ba na mamatay, may pakinabang ka na kasi pwede kang manalangin. Pwede mo ipanalangin ang buong mundo. Pwede mo ipanalangin ang maraming tao. No? Nasa halip na magmutmut ka, no? Marami kang dapat gawin sa mundong ito habang nasa panahon tayo ng pandemic. We have so much to pray about. The need to pray for the medical leaders, frontliners natin, kailangan nating ipanalangin na sana hindi sila maubos. Kita nyo, ang dami na namamatay. Ang dami ng mga doctors na namatay. No? Ang mga doctors ang binilang, yung mga ibang kasama nila, marami rin namatay. We need to pray for decision makers, ang ating gobyerno, no? Kasi sila ang nagdedesisyon. Ang daming mga taong humahadlang at nagsasabi na masama sa kanila. Pero kailangan nilang desisyon na tama. Kaya dapat ipanalangin natin sila na bigyan ng katalinuhan ng Diyos para makapagdesisyon na tama. Sabi nga ng ating Vice President, hindi daw kailangan ng mga military diyan sa kalsada. Hindi daw kailangan ng tao. Actually, hindi na kailangan ng tao ang pagkain. Ang kailangan daw, alisin ang mga military sa kalsada. Pero kailangan mag-desisyon. Hindi ka pwedeng sumunod sa mga iba't ibang mga opinions. Ang daming mga opinions, kahit na mga hindi naman nag-aral, ay mas magaling pa at mas matindi pa ang magbigay ng opinion. Binabas kahit ang ating presidente. No? Yun ang problema sa ating
bansa at panahon ngayon. So we need to pray for people who are already afflicted by this virus. Yung mga vulnerable na tao, yung mga matatanda, yung mga mahihirap, kailangan nilang assistance kasi paano sila mananatili sa loob ng kanilang tahanan kung wala silang pera. Hanggang ngayon na dito sa ating lugar sa Antipolo, yung pinangakong 5,000 to 8,000, wala pa nakaka-receive kahit isa. Eh, ilang linggo na nakalipas. Pwede ka bang hindi kumain? Nang tatlong araw, o isang linggo, o dalawang linggo. Yung pinangako ng gobyerno, wala pa rin. Eh, anyway, naiintindihan ko na medyo mahirap dahil sobrang dami. Ang DSWD unit ay kukunti lamang. Tapos yung iba nakatago pa sa kanilang tahanan, natatakot. No? Kaya hindi ma-implement ng mabilis ang pagta-transfer ng pera, pagbibigay ng pera. So, kailangan nating manalangin sa ating bansa, sa mga tao, no? Kailangan nating manalangin na sana matigil na ang paglipat o pagdami ng virus na ito at tumigil na upang makabalik na sa mga sa trabaho ang mga tao, no? In uncertain times, it's so essential that Christians choose prayer over panic. Kailangan unahin natin ang pananalangin. Salit na magpanik tayo, manalangin tayo. Sapagkat ang sabi ng Diyos, pag nanalangin tayo, no, if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask for. No? Yun ang maganda mga kapatid. No? Alam natin na ang Diyos ay nakikinig kapag tayo ay nananalangin. At tutulong ang Diyos. Naalala ko naman isang kwento ng mga mangingisda. Eh, nagkaroon ng bagyo, lumakas ang alon. Eh, meron isa doon na isang Kristiyano. Nagpapanik na lahat, pero naalala ng iba, meron isang Kristiyano dito. Kaya sabi ng mga hindi Kristiyano, pwede ba mag-pray ka? Baka tulungan tayo ng Diyos. Maghimala ang Diyos, mawala itong malalaking alon. Matay tayo lahat. Dahil, ayaw niya sana mag-pray, pero dahil sa kapo, kulit naman ang mga kasama niya dahil wala na silang ibang paraan. Maliban na manalangin. So, napilitan itong Kristiyano, nag-iisa na ito na manalangin. Sabi niya, Lord, for 15 years, hindi kita ginambala. Hindi ako lumapit sa iyo. Pero, lalapit ako sa iyo ngayon, Lord. Kapag sinagot mo ang aming dalangin at nakarating kami sa tabi ng mapayapa, ang sabi niya, hindi na uli kita gagambalain ng another 15 years. Minsan mga kapatid sa ating pananalangin, lumalapit lamang tayo sa Diyos pag tayo'y nangangailangan. No? Ang panalangin ay dapat pang-araw-araw na ginagawa ng kanyang mga anak. No? It is a constant line of communication with God. So, yun po mga kapatid, hindi naman lahat ng ating panalangin tinutugon ng Diyos. No? Sapagkat alam nyo, kahit ako sa aking panalangin, hindi lahat ng pagkakataon ay tinutugon ng Diyos. Sapagkat sa aking paniniwala, may apat na paraan ang Diyos sa pagtugon sa ating dalangin. No? Una, if the request is wrong, God says no. Diba? Mali ang ating panalangin, ang Diyos tutugon ng no. If the timing is wrong, God says slow. Wrong timing. Tandaan muna, saka na. If you are wrong, God says grow. Mali. Mag-grow ka sa iyong pananampalataya. Mali ang iyong panalangin. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says, go. So, yun po mga kapatid. So, paano natin malalaman na ang ating panalangin ay tama? So, basahin natin ang salita ng Diyos. No? Para malaman natin ang kanyang kalooban, sapagkat ang sabi ng Bible, if we ask anything according to His will,
we have the request which we have asked from Him. Tutugunin ng Diyos ang ating panalangin. So, dapat tayong manalangin in line with God's will. So that we can pray with confidence. Kailangan in line with God's will, no? Prayer is not about getting my will done in heaven. It's getting God's will done on earth, no? Ang panalangin na hindi yung gusto mong mangyari at gawin ng Diyos ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kundi ang prayer ay kunin natin ang nais ng Diyos na mangyari dito sa lupa, no? Laging ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari, hindi ang kalooban ng tao. At so, tumutugon ang Diyos ng yes kung ang ating panalangin, no, ay ayon sa desire ng Diyos, no? Hindi mo pwedeng pilitin na yung sarili na kagustuhan at yun ang mangyari. So to pray effectively, we need to determine God's will. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa panahon ngayon? Ano ba dapat kong gawin at anong gustong ng Diyos na gawin ko sa panahon ngayon? So ang Bible ay nagtuturo at nagsasabi ng mga dapat nating gawin. Sapagkat dito sinasabi ng Diyos ang mga tama at mga bagay na kalooban niyang gawin natin sa mundong ito. So by using the scripture, no, as the basis for your prayer, sigurado ka na ma-honor mo ang Diyos at ang Diyos naman ay tutugon sa iyong panalangin, no? So in times of pandemic, please remember about our promise and then about our prayers, no? May pangako ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, manalangin tayo. And thirdly, sa ating four piece, ang pangatlo, ang sabi ng Bible, protector, our protector, no? Ito yung pangatlong P na importante nating malaman sa panahong ito, protector. Ang sabi ng Bible sa verse 18, we know that those who have been born from God don't go on sinning. Rather, the Son of God protects them and the evil one can't harm them. Nakita nyo mga kapatid? No? Ang sinasabi ni John dito mga kapatid ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay poprotektahan niya ang bawat isa sa atin. No? Hindi niya sinabi na hindi na tayo magkakasala. No? Kundi ang bawat isa sa atin from time to time, kahit tayo mga Kristiyano, ay nagkakasala pa rin. Pero ang sinagurado ng Diyos, sa tuwing tayo magkakasala, nariyan siya para protektahan tayo, para ingatan tayo, para tulungan tayo upang hindi tayo magpatuloy sa ating pagkakasala. No? Sapagkat bilang Kristiyano, we have a protector para maging safe tayo sa mundong ito. The Son of God protects us. No? Nakita natin mga kapatid, ang bagay na ito. At si John hindi niya sinasuggest na ang bawat isa sa atin ay laging protektado physically. No? Na ang bawat isa sa atin ay hindi na magkakasakit. Na ang bawat isa sa atin hindi mangangailangan ng financial. Hindi na mangangailangan, hindi magkukulang. Or relational problems. Kundi ang tinutukoy dito, mga kapatid, ni Apostle John, Jesus protects us from spiritual harm. From the evil one. No? Kapag ka gumawa ng masama si Satanas sa buhay natin, poprotektahan tayo at iingatan tayo ng Diyos. Alam natin na ang pandemic ay gawa ng masama. May magandang nangyayari sa mga Kristiyano at meron din namang hindi magandang pwedeng mangyari sa mga Kristiyano. Pero alam natin, mga kapatid, sa panahon na yan, kahit ang masama ang gumawa niyan, kahit
ang diablo ang gumawa niyan, alam natin na protektado tayo ng Diyos. No? Hindi niya tayo pababayaan. So throughout the scripture, makikita natin ang devil ay palaging nariyan at gumagawa ng mga paraan upang tayo ay magkasala. No? Minsan nag-appear siya as serpent sa Garden of Eden at repeatedly ay tinempt niya si Eva para kumain ng kaisa-isang pinagbabawal ng Diyos. No? At na-convince niya ito. No? At na-convince niya si Eva. So ibig sabihin mga kapatid, hindi tumitigil si Satanas para sirain ang ating relasyon sa Diyos. Para sirain ang ating Christian life. Hindi siya titigil. Kaya from time to time tayo ay nagkakasala. No? Natitempt. Nagumawa ng masama. Pero nariyan ang Diyos para tulungan tayo. Protektahan tayo. Para hindi tayo manatiling gumagawa ng ayon sa ninais ni Satanas sa ating buhay. No? When you put our faith in Christ, He wash away all our sins, past, present, and future. No? Pag tayo tumanggap sa Panginoon, minatawad sa Diyos, patatawarin niya tayo, hindi lamang yung ngayon. Lahat ng ating nagawa, no? Ay aalisin niya, lilinisin niya, upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang harian. No? So, yun po mga kapatid, laging ang Diyos, ang Panginoon, ay kasama natin, nasa likod natin, o nasa harap natin, para tulungan tayo upang magtagumpay sa kabila ng mga problema, sa kabila ng gawa ng masama, sa kabila ng ganitong panahon. Kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pagtatagumpayin niya tayo. No? So, yun po mga kapatid. Pero ang protection ng Diyos ay hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat, mga kapatid. No? Hindi para sa lahat ng nagsasabing ako'y anak ng Diyos. No? Ang sabi ni Charles Spurgeon, no, ang English preacher, sabi niya tungkol sa bagay nito. Every child of God looks towards the secret place, yet all do not dwell there. They run to it at times and enjoy occasional approaches, but they do not habitually reside in His presence. So God's protection is for those who remain in God's presence. No? Sa tuwing tayo nagkakasala, lumalayo ang Diyos sa atin. Sabagat ayaw ng Diyos na tayo gumawa ng masama. Hindi ka sasamahan ng Diyos kapag ikaw ay makasalanan. Hindi ka sasamahan ng Diyos kapag ikaw ay gumagawa ng masama. Doon lamang sa mga taong nanatiling tapat at nanatili sa kanyang presensya. Kapag gumawa ka ng masama, sabi ng Bible, lumalayo siya sa iyo. No? Tumatahimik siya. Hindi siya susuporta sa iyong mga pangangailangan. Hindi siya susuporta sa lahat ng gusto mong gawin. Nung panahon ni Samson, nung gumawa siya ng masama, ang sabi ng Bible at ang Espiritu ng Diyos ay umalis kay Samson. Kaya simula noon, hindi yung buhok ang problema ni Samson, ang Espiritu ng Diyos. Nung umalis ang Espiritu ng Diyos, nahuli na siya at wala na siyang lakas. Doon ang simula na kanyang pagbagsak at pagkamatay. No? Pero ngayon, hindi naman maalis ang Espiritu ng Diyos, pero ang sabi ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay tumatahimik. Pag ikay nagkasala, tumatahimik siya. No? Hindi siya tutulong sa iyo. Hindi kanya iingatan. Tahimik ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Hindi siya nag-work. No, mga kapatid? So God's protection is for those who remain in God's presence, who have a close and abiding relationship with Him. Kaya dapat tayong manatili sa Panginoon at pagtiwala sa Diyos. Iwasan natin gumawa ng masama, lalo-lalo sa panahon ito. Baka mahawa ka dahil sa katigasan ng ulo mo
maawa ka. No? Yun ang problema, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Psalm 91:14, "Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name." Nakita nyo? Dahil mahal akong niya ako, i-rescue ko siya. No? Ipagtatanggol ko siya. Poprotektahan ko siya. Dahil mahal niya ako. Dahil i-acknowledge niya ang aking pangalan. So doon sa mga taong tunay na sumasampalataya sa Diyos, mismo ang Diyos a-action in your behalf. In your behalf. Tutulungan ka niya. Dahil umasak sa kanya. Huwag ka lang gumawa ng masama. Diba? Dahil ang Diyos, kailanman, ay hindi pumapanig sa mga taong gumagawa ng masama. Okay? So, during pandemic, nakikita natin mga kapatid, ang sabi ng quotation, nakita ko sa Facebook, the biggest problem is not dying from a virus. The biggest problem is dying without Jesus Christ. Yan ang malaking problema, mga kapatid. No? Ang problema talaga hindi yung mamatay ka dahil sa virus. Okay lang na mamatay. Pero mamatay ka, nakasama mo ang Diyos. Dahil makakasama natin siya sa kanyang harian. Diba? Sapagkat yun ang kanyang pangako. So, during pandemic, we need to remember about our promise, our prayers, our protector, and lastly, last P ng ating 4 P's is to remember about our place. Mga kapatid, our place. Ang sabi ni John sa verse 19 na ating binasa kanina, we know that we are children of God. No? Alam natin na tayo ay anak ng Diyos. Kayo ba naniwala kayong anak ng Diyos? Dapat anak tayo ng Diyos, gumawa tayong mabuti. No? At kapag tayo ay naniwala na tayo anak ng Diyos, lagi tayong safe. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. We hold a precious position, a priceless place in God's eternal family. No? Napakagandang isipin ng bagay na yan. Nice ng Diyos na magkaroon ng pamilya, and He created you to be a part of it. Diba? Laging gusto ng Diyos at pinopromote ng Diyos ang pamilya. Family. The family of God. No? Sa Bible, na story, nandito yung story na ang Diyos ay gumawa o nag-build ng family para mahalin at siya ay parangalan, no, nakasama natin habang buhay. Sabi ng 1 John 5:19, we know that we are children of God. Because of His love, God has already decided to make us His own children through Jesus Christ. That was what He wanted in and what pleased Him. Nakita niyo mga kapatid? Nais ng Diyos na gumawa ng family, pamilya ng Diyos. No? At gusto niya dahil dito, no? Gusto niya na siya lamang ang parangalan sa kanyang ng mga tao na maging miyembro ng pamilya ng Diyos. So when we place our faith in Jesus, God becomes our Father. Automatic. Diba? We become His children. Other believers become our brothers and sisters. And the church becomes our spiritual family. No? So Christians are not just called to believe. We are also called to belong. No? Hindi lamang tayo tinawag para manampalataya sa Diyos, kundi tinawag tayo para maging kahalubilo
kasama ng mga taong tumanggap sa Panginoon, mga taong sumasampalataya sa Diyos. And that is church, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayong maging katulad ng Lone Ranger, no? Na pamumuhay. Kundi, binuo niya, ginawa niya ang pamilya para maging community ng mga Kristiyano. So, being a part of God's family is all about togetherness. Kaya hindi ka pwedeng Kristiyano ka, nag-iisa ka sa mundo. Gusto ng Diyos pagsamasamahin ang kanyang mga anak. Kaya yung mga paniniwala na, okay, kaya ko namang magpuri sa Diyos na ako lang mag-isa sa bahay. That's wrong. Sapagkat hindi ganyan ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos, gumawa siya ng family. And that is the church. At pagsamasamahin ang kanyang mga anak. So doon, magtatawanan, iiyakan, mangarap, sama-sama. No? Yun ang gusto ng Diyos. In fact, the Bible says that Christians are put together, joined together, built together, members together, fitted together, held together, and will be caught up together. No? Napakaraming togetherness sa pamilya ng Diyos. Sama-sama. No? So sa panahon ng pandemic, dahil pinaglayo-layo ang mga tao, no? Parang feeling mo ay malungkot. Siyempre, hindi ka pwedeng tumabi, dumikit sa iyong sa mga tao. No? Malayo ka pa. Lalo na kung frontliner ka, malayo pa, iiwasan ka na. Parang isolated ang dating sa panahon ngayon. No? But when we belong to God's family, you are never ever alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang pamilya ng Diyos. Our families on earth are wonderful gifts from God, but they are temporary and fragile. No? Temporary lang. No? Dahil from time to time, may mga pamilyang nag-aaway, pamilyang naglalayo, pamilyang nagdi-divorce ang mag-asawa, no? Pamilyang namamatay ang miyembro ng pamilya. It's not for life. Hindi ito pang mahabang panahon. But on the other hand, our spiritual family, our relationship with other believers will continue throughout eternity. Yung pamilya ng Diyos, no? Kahit anong mangyari, hindi ito mawawala hanggang sa kabilang buhay, magkakasama. Amen? Magkakasama. Kaya ito yung pamilyang dinisign ng Diyos para sa Kanya. Dahil at the end, sa badahuli, ay makakasama natin ng pangwalang hanggan ang Panginoon. Diba? Sa ating pamilya, sa bahay natin, mga magulang, minsan, hindi sila ligtas, hindi sila kakilala sa Panginoon, ayaw nila sa Panginoon, ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon, hindi mo sila makakasama sa kaharian ng Diyos. Pero yung pamilya ng Diyos, makakasama mo siya pagdating sa kanyang kaharian. No? Yun po, mga kapatid, we know that we are children of God. Ang sabi ni Apostle John. At yan ay pwede nating asahan at hindi magbabago. No? So, John closes his letter with his words. Ang sabi ng Bible sa verse 20. I'm sorry. Ang nangyari dyan. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. In short, Jesus is the real thing, no? And that's all that really matters. Ang Diyos ang importante sa bawat isa sa atin. Kapag kilala natin ang Panginoon, minahal natin ang Panginoon, alam natin kailanman
ang kanyang mga salita hindi nagbabago. No? You can experience peace that surpasses all understanding even in the midst of global pandemic. No? Maasahan natin siya sa panahong ito. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos ay hindi nagpapanik at laging sigurado na kasama natin ang Diyos. Nakakalungkot lang, may mga mahal tayong sa buhay na hindi sigurado, no? So panahon ng pandemic, no? Si John ay nagbigay sa atin, nagbigay sa atin ang dapat nating alalahanin. Four P's to remember. No? Apat na P na dapat nating huwag kakalimutan. We can be certain about our promise, our prayers, our protector, and our place. So when you feel overwhelmed or worried or anxious, remember these four P's. You can know that you have eternal life. You can know that your prayers are heard by God. You can know that you're being vaccinated against sin and Satan. And you can know that you are a child of God, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, merong isang pinakamataas na building sa buong mundo ay matatagpuan lamang sa Dubai. No? Yung pinakamataas, sabi sa history, sabi ay merong 2,700 feet, sobrang taas, at may 160 floors, at higit pa sa taas sa ng Empire State Building in New York City, no? Imagine, sobrang taas dito sa Manila, pinakamataas lang yata ang floors dito ay 30th floor. 30 floors, no? But dito sa Dubai, pinakamataas. At ang sabi, yung kapag pupunta ka doon para lamang doon sa kanilang observation deck, no? Ay nasa 124th floor na. Sobrang taas na. Kaya makikita mo na yung mundo, yung panibig, yung buong Dubai, no? Napakaganda. At yung swimming pool ay nasa 76th floor daw. No? Sobrang taas. Swimming pool nandoon sa taas. Imagine, ang sarap tumaligo. Dahil nakikita mo ang mundo, no? At ang sabi, mga kapatid, the secret to the stability of this massive building is found underground. No? Dahil yung foundation niya ay sobrang lalim. No? At nung ginawa itong foundation na ito, 58,900 cubic yards ang concrete, weighing more than 110 tons. Kaya sobrang tibay. Ang sikreto ay nasa pundasyon. Kahit gaano kataas yan, pag ang pundasyon ay matibay, sigurado ka na safe ang building mo. Ganun din sa bawat isa sa atin, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos. Kung ang ating foundation ay nakalagay sa ating Panginoong Hesukristo, kahit ano mangyari, kahit na sumobra pa sa pandemic ang ating ang maranasan ng mundo, alam natin na hindi tayo matatak. Hindi tayo magpapanik sapagkat ang foundation natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, mga kapatid, narin siya kasama natin. Palagi, kahit saan tayo kumaroon. No? Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Lord, salamat ang